Yung kapakanan ng anak ang iisipin nila. Yun ang importante, yung anak ang importante. Just, actually, yung ating mga batas ngayon, pinag-re-recognize na na yun yung mga marriages ay hindi forever. Kasi kaya nga meron din ang body of laws, eh meron na tayong mga minimum rules. Psychological intercourse. Nandun na. Siyempre, o nandun na. Ang problema lang ay kapo sa mga ito. Kasi kumbaga, gusto nating gawin ito, nare-recognize na, nare-recognize natin ang mga relevant na konsasama. Pero, nagbibigay pa rin tayo ng limitasyon para mag-off doon sa mga konkretong kalagayan. O, sige, Papa, kumabi po tayo ng konti. Very short ako, Congressman. Alam mo, ako hindi na gugulat na mga kababaihan na nag-file ito. Eh, pero kanina yung nagreklamo, lalaki yun. Na, yun ang natanong niyo kasi. Siguro meron babae na kapila doon. Ito ay yung porto. Sarang babae. Sa stage kasi, nakalagay ko ito. 60% ng divorce, denial ng women. Tapos ito pa isa, among college-educated couples, 90% filed by women. Ibig sabihin, yung babae ang simula. Siguro tingin nila, sila yung agreed party, magaling magtampo. Pero sa akin pala, unahin ko, ulitin ko, sinasabi ko, isipin natin kapanan ng mga bata. Kasi ayon sa pag-aaral, kahit na sabihin natin wala nang pag-ibig, yung pagsasamahan, mas maigi pa rin para sa mga bata na nandun sila kaysa maghiwala yung dalawa. Malaking pinsala sa mga anak ng kaya. Mamaya ako pupuntuhin natin yan. Ano nga ba ang epekto naman ng batas na ito sa ating mga bata, especially hado sa sinasabing child custody. Mukhang malalim at masalimuan ang masapin ng diborsyo, lalo na kung ipatutupad na ito sa ating bansa. Kaya lang mamaya ay tuloy po natin ang debate natin, lalo na may makikilala tayong mga kababayan natin na karanas ng sumailalim sa proseso ng paghihiwalay sa umitiral ng pamamaraan sa ating pagbabalik. Kaya tutok lamang